Matatag, maging hawak at panatag na pamumuhay para sa bawat Pilipino. Ito ang mga hangarin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa paglatag ng estratehiyang binubuo ng Philippine Development Plan ng Administrasyon na magsisimula sa pagpasok ng taong 2023. Ito rin ang siyang magsisilbing gabay para isulong ang mga plano, programa at polisiya ng Administrasyong Marcos na huhubog sa masigla at maunlad na bagong Pilipinas. Sa ikalawang National Economic and Development Authority o NEDA Board Meeting nitong Disyembre, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang Philippine Development Plan 2023 to 2028 kung saan nakalakip ang mga programang magpapausbong ng ekonomiya at lilikha ng bilyong-milyong trabaho para sa mga mamamayang Pilipino. Ito'y kasunod sa kauna-unahang paglagda ni Pangulong Marcos sa General Appropriations Act na may pondong nagkakahalagang mahigit 5 trilyong piso na ilalaan sa mga programa, proyekto, at operasyon ng bawat ahensya at opisina ng pamahalaan para sa taong 2023. A very important day. It is always an important day when we sign into law the General Appropriations Act. It is always very important that the GAA has been put together in consonance with all of the plans of the executive and that kind of work. Kind of synergy that we gain from that is going to be an essential part of the way that we move forward. Nakaangkla naman ang Philippine Development Plan ng Administrasyong Marcos sa sinusulong na 8-point socio-economic agenda ng Pangulo para tugunan ang mga pangunahing suliranin na kinakaharap ng bansa sa pamamagitan ng pagtukoy sa short-term at medium-term development goals tulad ng job creation, economic transformation, and acceleration of poverty reduction. To mga short-term issues, these are the ones that have to do with or will deal with yung mga high prices, yung impact ng pandemic because the pandemic aggravated inequities, created some other forms of inequity like sa inequity for access to IT or internet, so the short term that short term part of the agenda is to address those, ensuring that learning losses will be recovered quickly, inflation is addressed, we are able to take care of those issues creating that. Medium term naman, issues, those are the things that have been hampering us from achieving rapid growth, from attracting investment, from reducing poverty, and even making growth more inclusive. So, telecommunication. The roads, the highways, the sub, mass railway, mass transit, and even things like power, or energy and water infrastructure, drainage and sewerage systems, and so on. Not even counting yung mga social infrastructure naman like hospitals, clinics. Batay sa pag-aaral ng DBS Bank ng Singapore, nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas kung saan nakapagtala ito ng 7.7% economic growth bago matapos ang taong 2022. Ayon din sa pag-aaral, bahagyamang itong bababa sa 6.3% sa taong 2023 dahil na rin sa mga hamong patuloy na kinakaharap ng mundo gaya ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa pandaigdigang merkado at pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng magkaibang bansa. Patuloy na mamamayagpag ang ekonomiya ng bansa kung ihahambing ito sa mga karatig bansang napapabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
part of the framework ng PDP is the innovation ecosystem improves, because at the end of the day, what drives continued increases in productivity, in profitability of firms is constantly flowing innovations. No? That's not something that comes out of nowhere. No? Governments have invested in the ecosystem. Sa pamamagitan ng mga inilatagdas na hindi napapalaw sa PDP, inaasahan na mapapanatili ang mabilis na paglago ng ekonomi ng bansa sa taong 2023, na inaasahang nasa 6-7% ang maitatanang GDP growth, at inaasahan na mapapanatili sa pagitan ng 6.5% hanggang 8% mula sa taong 2023 hanggang 2028. Kaakibat na ng paglago ng ekonomiya ang pagdami ng trabaho, na siya namang magsisilbing solusyon para maiangat ang kalidad ng pamumuhay sa bansa. Sa paglatag ng pamahalaan ng mga strategiya na papaloob sa PDP, inaasahan ang unti-unting pagbaba ng unemployment sa bansa mula sa dating 5.4%, maibababa ito ng 4% hanggang 5%. The only way you can grow rapidly, grow that labor market, is you get the investors, because without capital, kasi for the labor to be productive, to produce something, you have to have the capital. No? So that's what we are quite limited of. So you have to bring the investors, no? Foreign investors in particular. No? Yes, so to be able to generate not just more jobs, but quality jobs, so we need to attract more investments in the right sectors. That means attracting private investments, local private investments, and foreign direct investments. So we're banking on the amendments to the three economic liberalization laws, no, the amendments to the Public Services Act, the Foreign Investments Act, and the Retail Trade Liberalization Act. Isa rin sa mga hangarin ng Philippine Development Plan ang mapababa ang poverty incidence mula sa 18.1% na naitala sa taong 2021 sa 8.8 hanggang 9% bago matapos ang panunungkulan ni Pangulong Marcos. Makikita yun yung sa poverty numbers mo. Sa poverty is 15%. Quality of jobs will improve. So may mga metrics tayo na inilagay doon. May measure natin yan every year so that we can see kung how we are progressing. Bagamat mataas ang dinaranas na suliranin dahil sa global inflation, bunsod ng mga hindi kontroladong sitwasyon sa pandaigdigan, nananatili ang kumpiyansa ng pamahalaan na mapababa nito sa 2-4% ang inflation rate pagdating sa presyo ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan. The framework of the PDP is whole of government. Whole of government, whole of society. Kasi ang one of the lessons that we learned kasi is many of the things economy and society are interconnected. I think the good thing about the PDP is the president already sets the direction, the agenda, no? So yung 8 points of economic agenda, ito na yan, buna yan. So gagawa lang ng PDP naman is, okay, let's develop the roadmap to operationalizing that agenda so that all the goals that you wanted to achieve will be achieved. Higit sa paglatag ng mga mekanismo at programa ng pamahalaan tungo sa ikauunlad ng bansa, maaaninag din dito ang sinserong dedikasyon ng pamahalaang Marcos upang maabot ang pangarap na kaunlaran para sa sambayan ng Pilipino. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Nailatag na ang mga plano ng pamahalaang Marcos para sa bansa. At sa pagtutulungan at pagkakaisa, mas mapapadali natin maaabot at maisasakatuparan ang ating pangarap tungo sa isang matatag at maunlad, bagong Pilipinas.